Ito, i-share ko lang yung ano, yung naging resulta nung ginawa nating pagdadagdag ng ano, ng bushing dun sa ating ano, itong telescopic o itong ating front shock. Kasi linagyan ko siya ng bushing dahil nga masyadong malambot, at saka pagka nalubak ng husto, may nalagutok. Tapos sumasagad pa siya. So, alam mo yun, parang wala, hindi na lumalaban yung spring, halos parang ganun eh. Pang single motor, okay pa siya, pero pagka linowered mo, o kaya linagyan mo ng sidecar, panigurado ako, dikit na itong tapalodo, tatama na dito sa chassis, yung tapalodo na yan. O kaya, itong taas na to, tatama na dito sa emblem na yan. So, ayun, ang ginawa ko nga, may video ako nitong nakaraan lang, kung paano ko diniskartehan, anong ginawa. So, ito ngayon ang naging resulta. Kung makikita nyo, meron akong linagay dito na rubber. Ayan, yung rubber na yan actually, nung linagay ko yan, nandito yan. Dito yan. Kasi, ang purpose nyan is para magkaroon ako ng palatandaan na pagka sumagad ng preno o kaya nalubak, hanggang saan sasagad itong ating front shock. So, ayun. So, nakikita nyo, kabilaan yan. Oh. Ayan. So, hanggang dyan, yung pinaka malalim o pinakasagad na ibinababa nitong kwan ng play nitong ating front shock. So sa palagay ko, okay na siya eh, kasi nasa 4 inches or 3.5 inches ang play niya. Tapos pagka hindi ka naman nag-rough road, ewan ko nakikita, pero may ano dito eh, oh. Ito yung talagang marka niya. Ngayon, pagka nalubak ka na ng husto at napreno ka ng maigi, yan ang sagad. So, yun yung naging resulta ng ating ginawa. So far, kontento na ako. And then, ready na to para sa kung sakaling isa sidecar. O kaya kung sakaling maglo-lowered. Dahil pagka linowered ko to, nasa kung ilo-lowered ko siya, nasa 1 to 1.5 inch, ganyan. So ito mapupunta dyan, itong parting to mapupunta dyan, yung sa ano bang tawag natin dyan, T-pose. Tapos itong emblem magiging kasing baba nito. So ganon. So, magkakaroon pa siya ng half inch na allowance sa sagad na bagsak ng shock absorber tuwing malulubak o mabibigla ng preno. So, eto. Okay na siya. At saka isang ano pa nito, isang kaigihan pa nito, na-prove ko na maganda pa rin ang play ng front shock natin. Hindi yung, meron kasing iba nagsasabi na pagka linagyan daw ng ganon, linagyan ng palaman o linagyan ng pangtukod dun sa loob, yung bushing nga na linagay natin dito sa front shock, ang magiging downside niya, hindi na raw maganda yung play ng spring. Kumbaga, masyado matigas na, halos tag-tag-tag-tag na. Pero hindi eh. Ayan o. Oh. Yan ang ebidensya ng play niya o. Oh. Ganyan kaluwag. So, hindi pa rin matatagtag. Hindi ka pa rin prone sa tagtag. At saka ang nakakatakot kasi doon is mapapadali ang mga bearing mo. Bearing sa T-pose. Or pwede rin bearing din dito mismo sa ating hub. Ayun. So far, okay na siya. Kontento na rin ako pati sa ano nyo. Pati sa tayo niya.
Hindi mo masasabing bagsak eh. Hindi mo masasabing masyadong matangkad. Unlike before, pagka naka-center stand ka, tapos bigla mong ibinaba at tinanggal mo sa pagkaka-center stand, lulubog na siya ng, kung hindi nagkakamali, mga half inch. Lulubog na kaagad itong ating ano eh. Itong ating front shock eh. So, ayun. Wala na tayong ikakaba na ito yung mga tumatama pagka ano eh. Ito, tatapalodan to, tatama dito sa may parteng chassis na to. Ayan, tatama dyan. Ngayon, pagka nag-lowered tayo, hindi na. Meron at meron ng allowance. Maganda na magiging play. Tapos pati nai-imagine ko eh, pagka naka-lowered. Anyway, pagka linowered ko to, harap lang siguro ilo-lowered ko. So, abangan nyo rin. Iaano ko siya. Gagawin ko ng content kung paano magiging itsura, paano magiging epekto. So far, ang nauna is itong naka-prepare na siya para pwede na siyang i-lower. So, ayun. Sana, yung mga nanood hanggang dito sa huling parte, meron na naman kayo nakuhang ideya na pwede nyo rin i-apply sa YTX nyo. Tsaka ganun na rin, kahit na hindi YTX, basta sa mga motor nyo, pare-pareho lang ang magiging ano yan, epekto. So, ayun. Maraming salamat sa panonood.